Hello guys, good morning. Once again, this is Buboy. At nandito po tayo ngayon sa ating Bitter Gourd Vineyard. So, matagal na rin po since na huli tayo nag-vlog. Kasi medyo busy po tayo sa ating trabaho. Pero today yan, kami ay namimitas ng ampalaya ngayon. So, para dalhin sa palengke kasi may umorder sa amin na 2 bundles lang. Medyo mahina yung harvest natin ngayon kasi bumaha dito, maraming puno ang namatay. So, pero okay lang. So, yan. Mimili tayo ngayon ng mga mahihilab na nga, sabi nila mahihilab na bunga na para dalhin sa palengke kasi yung gusto nung ating dinadalan sa palengke puro tuwid daw, pero ito kahit yung ganitong baluktot may bumibili nito sa atin, ginagayat naman nila. So, ito yung ating ampalaya, no? Kahapon dito ako nanguha, so almost everyday tayo nanguha, nag-harvest. Of course, pinipili natin yung malalaki para mabigat compare sa kukunin natin ng maliliit. Gaya nangyari last time, actually naka 1,000 kilos na tayo dito na harvest, ano. Yun. Yun. Naka 1,000 kilos na po tayo. Ating kuha ngayon. So, pagkakuha natin dito, dadali natin doon sa mesa natin doon, tapos ipapaki natin. So, kung mapapansin nyo, hindi lang yan bitter gourd. Meron din tayong mustasa. At, yun nga, may luya din tayo dito. Luya dilaw, turmeric. So, and, hindi po isang crop lang ang ating tinatanim. So mayroon pa rin tayo dito sa ilalim nito ng kwan, labanus. So yun naman ay mga pangkain-kain lang. Pagka gusto ng gulay, yung hindi lang bitter gourd yung gulay natin. Meron din tayo dun sa kabila na upo, patola, ampatola, so talong. So para pagka kung anong gusto nating ulamin, kainin, makukuha natin, no. So ayan po yung na-harvest natin, no. Tsaka yung isang bundle doon. Ayan, naka-isang bundle na tayo. Yun yan. So order lang sa atin 2 bundles lang. So kaya yon. Yun lang yung ating kukunin. So may alaga rin tayo, rabbit. Morning, rabbit. Guys, ito yung ating African hito. So, yan, inaaral po natin yan siya ngayon. Guided tayo ni Engineer Ricky. Yung kasama nating engineer si Ricky. So, yun nga pala. Hi, shout out kay Ricky. Engineer Ricky. At sa kanyang rabbit tree sa Bulacan. So guys, ito na nga yung ating na-harvest, no. 2 bundles, yun yung order. So, pinak na dito. Ayan, makita nyo, dalawa. So, 1,200 na naman to, agang-aga pa lang. So, 600 ang isa. Hopefully, madagdagan pa kasi last time nag-deliver tayo ng isang bundle is 900. Kasi yun yung market price, 900 ang isang bundle, so 90 ang kilo. So, binibenta naman nila yung 150. But that was the time nung baha, nung bumaha. So, walang biyaheng barko. Nung may bagyo, walang biyaheng barko. Nasira ang mga taniman. So, tayo yung may ampalaya at saka yung kaibigan natin pulis dyan, si Puroy.
So dalawa kami na nakakapag-deliver noon. So yun, sa dose yung kanya isa nabaha, nababad ng todo sa tubig tatlong araw. So ito namang akin eh, nababad lang ng mga 12 oras. So nakasurvive. Nakasurvive. Pero yung iba talagang nalanta. Then tumanda yung puno. So, pero okay lang yun. Hindi tayo nawawala ng pag-asa kasi nga farmer tayo. Yung farmer, so yung iba nagpapanggap to become a farmer. So ang layo eh, ang labo eh. Kasi kung farmer ka, kahit bumaha, kahit bumagyo, kumakain ng kambing, baboy, ng hayop, magtatanim ka pa rin kasi isa ka ngang farmer. Yun nga, yung may mga nakikita tayo na nagpapanggap na ganun, pero hindi nila, wala sa kanila yung ganun. Hindi ganun ang attitude ng isang farmer. So yan, bumaha, bumagyo na naman, nakadalwa, nakasurvive na naman siya sa bagyo. So after bagyo, nagtanim na naman tayo. So meron akong itetest dito na seed, ito 16 pieces siya. Ayan, 16 pieces siya. So, well, ang gagawin ko dyan eh, galing siya dun sa unang-unang bunga. Kasi ganun daw yung paraan ng pagkuha ng seed sa unang bunga. So, usually ginagawa natin yung dati pa sa seedless, sa ibang kwan. So, ito, galing dun sa malaking-malaking unang-unang bunga. Yun, padadamihin natin. Kasi yun yung green arrow. Bago lang yun sa atin, yung green arrow. Dati bumili ako ng isang lata. Hindi siya tumubo. So, nag-fail tayo dun. Sabi nila, kuwan daw sa maligamgam na tubig din. Pero nag-try tayo ng mga ganun. Hindi siya tumubo. Hindi lang natin alam kung bakit. So, ayan na po. Yung ating isang dalawang bandel na i-deliver. So yun ang kagandahan ng may backyard na ganito. So ito po ay 1,500. So siksikan po yung tanim dito. So yun muna guys. Yun guys, ayan, nakakuha na naman tayo ng mushroom doon sa may pusngo, yung bahay ng anay. So yan, marami, araw-araw halos tayo nakakuha ng ito, 2, 3, 4, 5, ganyan. So, pag kumikidlat, umababa yung nitrogen at siyang nagtitrigger sa kanila para maging mushroom. So, yun. Hindi lang ang palaya, hindi lang, meron din tayo na broiler yung 45 days na walang ulam. So syempre may backup tayo, at yung sobra lagi ibebenta natin. Maraming bumibili, marami yung parokyano, marami tayong parokyano. So may incubation din tayo, dahil nga kabisado na natin yung incubation, pag-incubate ng itlog. So mabilis tayong makapagparami. Ito yung ating broiler. Ayan. Malalaki na siya, 1 kilo na siya. So yun, meron din tayo mga natives, actually dominant chicken siya. Ito yung ating mga dominant chicken. Ayan, ayan sila, nasa 50 sila, 50 pieces. Dati 100, pero inuutay-utay natin ang katay. Tatay tayo 10, lagay natin sa rep. Tatay ulit 10, lagay ulit sa rep. Pag walang ulam, yung mga bata, nagpiprito na lang ng kanila. So, yun yung ganung buhay, simple lang. Tapos nga yan, itong African hito na inaaral pa natin. So, baka by December, makapag-breed na rin tayo ng African hito. And gagawa tayo ng mga fund. So, yung last vlog ni Mrs. Naglagay sila ng tilapia dito sa ating fish pond, pero hindi na-update kasi nga busy. Yan, pero ito yung ating pond. Yan. Dry siya ngayon kasi
kukunin pa natin yung in order natin na 2000 fingerlings dun sa Bipar. So ito naman 2000 yun, so i-set up natin ito na maganda, lalagyan natin ng pan, aerator, oxygen para mabuhay sila ng maganda. So yun yung bagong discover nga pala natin sa Fish Panda. Mas maganda yung meron siyang kangkong. Ito palang tilapia is malakas mag-consume ng kangkong. So yun yung dumating tayo na nakita natin, na obserbahan na yung kangkong pala maganda sa Fish Pan. Good morning guys. Ayan, ito naman tayo, magdi-deliver tayo ng ating na-harvest na ambalaya in 2 bundles and 2 kilos. So ayan, yun yung inanin nitong ating ambalaya. Meron pa rin tayo mga panibagong pasunod naman sa ating ambalaya. Ayan, dito sa harapan. Ang ating ambalaya dito sa ating harapan. Isang bundle din itong ambalaya na ito. So ito yung ating mga pasunod. Ayan. Although ito yung isa ay mamamatay na, medyo matanda na, may edad na, kasi nakulangan ito sa pagkain. Pero ang laki ng puno niya. Ito yung gaano kalaki yan. So ayan, ito yung ating ambalaya dito sa harap. Napapakinabangan pa rin kasi itong mga ganitong itsura na medyo baluktot. Nabebenta pa rin natin ng 250 ang isang bandel. Ginagayat naman nila yan. Pero itong mga ganitong matutuwid, yan, ito. Yan, 600 ang isang bandel niyan. So, yan, mag-deliver muna tayo. So guys, katatapos lang natin mag-deliver sa palengke, no? Pagod tayo, bali pinabalik-balik tayo kasi wala silang paninda. Kumuha pa ng 4 na bandil na papaya. So 150 isang bandil. So 4 ang kinuha, 600 ang kabayaran. Then pinabalik ulit tayo kasi another 3 bandils na ampalaya, bali ang dinil nadala kanina is una dalawa, tapos magpahabol yung kabilang tindahan ng another one, tapos dalawa uli, tapos yung papaya. So overall po natin kumita tayo ng 2,600 sa ampalaya at saka sa papaya. So yun nga, yung kinikita din natin binabalik din natin sa ating mga ginagawa. So ito yun, bumili tayo ng kay Tita Olive ng timba
So, binigyan tayo ng discount kasi maraming binili natin. 10 pieces. So, nakaraan na nag-deliver din tayo, kumita rin tayo ng 2,000 plus. Binili rin natin uli ng timba. Nalagyan naman natin ng mga halaman din. So, yun, ganun yung buhay natin dito sa farm. So, yun po muna guys, and ciao!